Fire signs, ito po yung mensahe sa inyo ngayong November 30, 2022. Keep in mind po na ito ay general reading lamang, so hindi po lahat ay makaka-relate, so be open-minded. Sa mga hindi pa po nakasubscribe dito sa ating channel, please subscribe na po kayo and palike na din po ng ating video. Maraming maraming salamat po sa inyong suporta. Sobrang na-appreciate ko po kayo. Tignan natin kung ano ang mensahe sa'yo. Spirit guide, ano po ang mensahe natin kay Fire Signs, Aries, Leo, Sagittarius, Sun, Moon, Rising, and Venus ngayon? Tignan po natin. Spirit guide, meron tayo ditong experiments, energy field adjustments, at meron tayo ditong corals, wisdom. Tignan pa po natin ano pa yung mensahe for you, spirit guide, what is experiment? Okay, marriage. Aba, huwag kayo maglaro pagdating dito sa marriage. Okay. Could be experiments. Anong experiments yan? Mag-ingat lang daw kayo, sabi ni universe. Okay. Some of you are adding spice to your relationship, pero huwag papasobra. Dapat, you know, your limits. And respect each other's point of view. Respect each other's beliefs pagdating dito sa marriage ninyo. Energy field adjustment. Okay, so nafe-feel mo yung mga tao dito sa paligid mo. Fire signs is parang hinihigop nila yung energy mo. Okay, without you knowing it. Some of you are unaware sa nangyayaring ito. So this could be about your spirituality, your energy. Okay, so protect your energy, fire signs ngayon, kasi may mga tao sa paligid mo na could be ay energy vampire. Or psychic vampire. Kinukuha nila yung, sabi natin, yung luck mo. Tignan natin. Coral's wisdom. Coffin. Okay. So, colony, delicacy, fragility, works that are created over great periods of time. So, may finality na dito. Sa, could be, this is a decision. Pagdating to sa work mo, pwedeng yung iba sa inyo, malapit nang matapos yung inyong kontrata dito. So, iba kasi sa inyo, parang ayaw nyo na talaga dito. Alam mo, parang napipilitan na lang kayo magtrabaho. Fire sign. So, yung iba po sa inyo, ayan, meron ng endings and also may new beginning. So, kung kayo po ay naghahanap ng trabaho, so, pwedeng ma-pursue nyo na talaga yung gusto ninyong trabaho, yung gusto ninyo sa life ninyo ngayon. So, meron tayo dito, ngayon nga, sabi ko sa inyo, parang nakukuha yung energies ninyo, yung luck ninyo. Tignan nyo yung mga tao sa paligid ninyo. Dati nung hindi pa kayo nakakausap ng taong yan, medyo alam mo yung tagilid yung life niya. Pero simula nung nakausap ka ng taong yan, naging kakwentuhan ka niya, unti-unti gumaganda yung life niya. Pero yung life mo, ano nangyayari? Fire signs, pwedeng some of you nagde-deteriorate yung inyong health, humihina kayo, mabilis kayong mahapo. Tapos, sabihin natin yung mga opportunity sa life mo, biglang nawala. So, tignan mo kung sino yung taong yan. Pwede kasi nahihigop niya talaga yung energy mo, yung pagiging, you know, high frequency mo. Yung high frequency, okay, ng iyong life, ng iyong energy. So, ito naman, experiment, sabi. Manipulation of nature, forcing change, cruelty in the pursuit of knowledge, arrogance. So, ito, pwedeng pagdating talaga to sa love life ninyo. Sabi ko nga, know your limits. Hindi ko na masyadong i-elaborate to kasi may mga words na bawal tayong sabihin at baka ma-restrict yung ating, you know, channel. Okay? So, yun. Alam nyo na yan. Ano ba yung mga ipinag-i-experimentohan ninyong mag-asawa? So, yun lang. Limitahan nyo lang. Huwag kayong papasobra. Okay? So, tignan natin ano pa po yung mensahe para sa inyo. Fire signs, Aries, Leo, Sagittarius. Spirit guide, ano pa po yung pwedeng mangyari. Pero bago pala yan, ito yung mga lucky numbers mo. Fire signs, so kung gusto nyo, kung mahilig kayong tumaya sa mga tinatayaan ninyo, ayan, sulat ninyo to. 31, 6, 33, 19, 3, and 24. Tignan po natin, ano pa ba yung pwedeng mangyari sa'yo ngayong araw. Spirit guide, ano pa po yung pwedeng mangyari kay fire signs ngayon. Fire signs, Aries, Leo, Sagittarius, Sun, Moon, Rising, and Venus spirit guide. Tingnan natin. Fire signs. Okay, number 52. Number 20.
So, pwedeng pagdating po ito sa anak mo. Ayan. Hindi ko alam kung may nagre-rebelde po dito. Pwedeng kapatid mo to. Or pwede rin naman na may nangungulit sa'yo dito na mas bata sa'yo, fire signs. So, parang ayaw kang tigilan nito. Yung iba po sa inyo could be parang medyo malapit to sa age ng anak ninyo. Pwede yung iba sa inyo, byudo, byuda. So, alam mo yon parang yun nakikita ko dito. So, parang hindi nyo alam kung i-accept nyo ba yung taong to, entertain nyo ba. Kasi natatakot ka sa judgment ng mga nasa paligid mo. Meron tayo ditong number 21. Okay. Tignan natin. Ano pa po yan? Spirit guide. Oh. Yung iba sa inyo, parang ano. Hindi ko alam kung may anak kayo sa ibang bansa. Na nasa ibang bansa pala. Okay? Or nasa ibang lugar. Pwedeng kukuhanin po kayo. Parang gusto kasi nito is magkasama talaga kayo. Pwedeng medyo matagal kayo nagkalayo. Fire signs, pwede naman na ikaw yung nasa ibang bansa at gusto nitong anak mo umuwi ka na dito sa Pinas para magkasama na kayo. Pwede kasi na mayroon na siyang, sabihin natin, stable job. Ayan, napagtapos mo na siya ng pag-aaral. So parang gusto niya nang bumawi sa'yo. Yun yung nakikita ko dito. Madami siyang pangarap para sa inyong mag-ina. Okay, para sa inyong family. Tignan po natin ano pa yung mensahe for you. So, pwedeng kakausapin ka nitong anak mo. Pwedeng siya nga din tong nangungulit sa'yo. Pwedeng mga anak mo lang to. Fire signs. Okay. Meron tayo ditong number 9. Number 39 pala. May nag-i-stalk talaga sa'yo dito. Meron talaga fire signs na hindi ka titigilan. Lagi kang i-chat ng taong to. Medyo patay na patay sa'yo yung taong to. Fire signs. Hindi ka titigilan nga. Tignan natin. So, could be new person to. Pwede naman yung iba sa inyo. Matagal nyo na tong kilala. Yun, lagi kayo ni-stalk. Tignan natin pagdating sa trabaho. Spirit guide. Kamusta po ang trabaho ni Fire Signs ngayong araw na ito? Meron tayo ditong 5 of Cups. Ayan, may regrets. But may regrets yung iba sa inyo? Siguro nagre-regrets yung iba sa inyo kasi sabihin natin na yung iba po kasi is... Parang feeling nyo na sayang yung ano nyo yung taon ninyo dito sa trabaho na to. Pwede kasi wala kayong naipon. Pwedeng laging late yung pasweldo. Alam, parang problemado po yung iba sa inyo. Pwede rin naman na may regrets kayo kasi parang feeling ninyo hindi nyo naman nabigay yung best ninyo. Kaya kung meron kayong inaasahan dito na promotion, tapos sabi natin sa iba siya napunta. So fire signs yung iba sa inyo, nanghihinayang kayo. Parang ito nga may guilty feelings kayo dito. Na... Yun nga, parang hindi nyo nabigay yung best ninyo. Pero ayan o, huwag kayong tumingin dun sa mga nasayang na, sa mga nawala na. Dito o, tignan nyo. Tignan nyo naman yung paligid ninyo. Baka may offer po sa inyo. Baka may iba pang mas maganda or mas better na opportunities para sa'yo. Okay, so kung naghahanap naman kayo ng trabaho, feeling ninyo, hindi nyo nagalingan sa interview, kaya di kayo natanggap. Pero ayun o, meron pang... Pwedeng applyan, fire sign. So, hindi lang yan yung nag-iisang company na, you know, tatanggap sa inyo na, you know, kailangan nyo lang talagang hanapin. Kailangan nyo lang ilibot yung paningin ninyo. Look at the bigger picture. Yun yung sinasabi sa inyo ni Universe pagdating sa trabaho. Tignan po natin. Spirit guide. Yung iba naman nakikita ko kasi dito, masama yung pakiramdam ninyo. Pero po, nagtatrabaho pa rin kayo. Pera po, pagdating sa pera. Pagdating sa pera, meron tayo ditong 3 of cups. So, could be may celebration. May isa-celebrate kayo. Fire signs. Ayan pala si Sagittarius. Happy birthday, Sagittarius. Ngayon lang ako nakabate. Lagi kong nakakalimutan na Sagittarius season nga pala ngayon. So, ayan. Yung iba po sa inyo, pwedeng pinaghahandaan ninyo. Baka hindi pa ngayon yung hindi pa birthday ng iba. Kung na ibang Sagittarius ngayon. Sagittarian. Pwedeng pinag-iipunan nyo pa lang or eto, naghahanda kayo ng party, ng konting salo-salo, pwedeng kakain lang kayo sa restaurant, ng ayan, kunwari mga kaibigan mo or ng family mo, titreat mo sila, ganyan. So, medyo may papagastos kayo dito, so control your finances, magdala lang ng enough na pera, kasi minsan pag may dala kayong sobrang pera, Sagittarius, nagagamit ninyo, or maybe fire signs, ayan. Tingnan natin. This is for you.
Pagdating naman po sa negosyo, the Empress, so nakikita ko naman napakaganda ng negosyo ninyo. Fire signs, Aries, Leo, Sagittarius, kasi naaalagaan nyo po yan, hands-on kayo. O kung hindi naman po, sabihin natin kung hindi naman maganda yung takbo ng negosyo ninyo ngayon, kailangan daw tutukan talaga ninyo. Fire signs, sabi ni Universe, para mas, ano ba, para mas dumami yung customers ninyo, yung kliyente ninyo. Kasi pwedeng naaagaw siya ng iba. Di ba meron tayo ditong ano, yung energy something, ano ba yun? Yung sa, about sa energy. Energy field adjustment, ayun o. Tignan natin. So, alagaan nyo lang po yung business ninyo. Yan sinasabi ni Universe. Kasi merong ibang tao, di ba, nagbi-business nila. Tapos sa iba nila, ipapahawak, ipapahandal. Kunwari sa pamangkin, kasi meron pa silang ibang trabaho. Ganun. Minsan, hindi siya nagsasucceed. Kasi mas maganda talaga kung magbi-business kayo, is talagang hands-on kayo. Mas okay po yun. Para if ever man, ano man yung mangyari, wala kayong ibang sisisihin, hindi ba? Kasi alam nyo yung nangyayari sa business ninyo. Check po natin pagdating naman sa love life. Pagdating sa love life, 4 of Wands. Ayan, yung iba nga sa inyo, talagang happy naman kayo kung nasaan kayo ngayon. Happy kayo sa marriage ninyo. Kaya nga iba sa inyo dito, oh, nag-experiment pa. So, sabi ko nga hinay-hinay lang sa pag-experiment. Manipulation of nature, forcing change. Ayan. So, pwede nyo iba sa inyo, parang feeling ninyo, hindi na kayo to. Hindi ko alam eh kung meron dito nagsasabi na parang siguro masyadong nagiging open sa'yo yung person mo naman. Tignan mo, 3-3-3 pala to. Ayan o. Pwedeng makakakita. Madalas kayo nakakakita ng 3-3-3 ngayon. Fire signs. Okay, so yan lang po yung mensahe sa inyo. Parang masyadong nag-open up yung person mo sa'yo. Na yung mga bagay na parang, ha? Nagugulat ka. Kasi, naiisip niya yun. Okay, alam mo yung mga fantasy yun. Sige, hindi ko na nga elaborate. Maraming salamat po and see you again on my next video. Bye-bye!